panihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ika-16 ng Hulyo taong 2022. Mapalad ang bumabasa. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Sapagkat ang panahon ay malapit na. Apokalipsis ang kabanatay 1 at ang talatay 3. Kapag nagising ang isang tunay na kahiligan sa Biblia at nagsimulang mapagtanto ng mag-aaral kung gaano kalawak ang parang at kung gaano kahalaga ang kayamanan nito, gugustuhin niyang samantalahin ang bawat pagkakataon para kilalanin ang salita ng Diyos. Ang pag-aaral nito ay di limitado sa espesyal na oras o lugar. At ang patuloy na pag-aaral na ito ay isa sa pinakamahusay na paraan ng paglinang ng isang pag-ibig sa banal na kasulatan. Palaging dalhin na mag-aaral ang kanyang Biblia. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, magbasa ng isang teksto at pagnilayan ito. Habang naglalakad sa mga kalye, naghihintay sa isang istasyon ng tren, naghihintay sa pakikipagtagpo, pagbutihin ng pagkakataon na makapagtamo ng ilang mahalagang kaisipan mula sa imbakang yaman ng katotohanan. Ang mga dakilang nag-uudyok na kapangyarihan ng kaluluwa ay ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At sa pamamagitan ng mga ito, pumupukaw ang pag-aaral ng Biblia kapag tamang isinagawa. Ang panlabas na kagandahan ng Biblia, ang kagandahan ng matilinghagang paglalarawan at kapahayagan ay kalagayan lamang gaya ng dati para sa tunay nitong kayamanan, ang kagandahan ng kabanalan. Sa talaan nito ng mga taong lumakad kasama ng Diyos, maaari tayong makasulyap ng kanyang kaluwalhatian. Siyang kaibig-ibig sa kabuuan ay makikita natin na ang lahat ng kagandahan ng lupa at langit, kung ikukumpara ay isa lamang malabong aninag. Sa pagtingin ng mag-aaral ng Biblia sa manunubos, napupukaw sa kaluluwa ang mahiwagang kapangyarihan ng pananampalataya, pagsamba at pag-ibig. Sa paningin kay Kristo, ang mga mata ay nakatuon at ang tumitingin ay lumalago sa pagkakahawig sa kanyang sinasamba. Ang mga bukal ng makalangit na kapayapaan at kagalakan na hindi natatago sa kaluluwa sa pamamagitan ng mga salita ng inspirasyon ay magiging isang makapangyarihang ilog ng impluensya para pagpalain ang lahat ng maaabot nito. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.